Pag-usapan natin ngayon mga kadribol kung bakit maganda ang inilalaro ngayon ni Anthony Davis at kung bakit bigla na lang nanumbalik ang kanyang lakas sa paglalaro. Subscribe to my channel. Kumusta kayo mga kadribol? Welcome back sa Kadribol Basketball. Pagkatapos nga na magkampiyon ng Lakers taong 2020, ang lakas na dating taglay ni Davis sa magkabilang dulo ng court ay unti-unting nawala. Kalinsabay pa nito ay ang mga samot-saring injuries na kanyang tinamo sa pagpapatuloy hanggang sa huling tinamo niyang injury ngayong season. Subalit ang injury na tinamo ni Davis ngayong season na MCL sprain ay malaki pala ang naging parte upang maibalik ni Davis ang dating siya taong 2020. Dahil habang siya daw ay naka-sideline at hindi makapaglaro, nakita daw niya ang kanyang sarili at kung papaano ito nagbago sa pagiging Davis na hindi inaasahan sa kanya ng mga fans. Nagkaroon daw ng pagkakataon itong si Davis na i-reassess ang mga bagay-bagay at balik tanawin ang mga nakalipas na nangyari sa kanyang paglalaro. Dagdag pa ni Davis, kahit na ba nakagagawa siya ng malalaking numero sa bawat laro, pakiramdam pa rin niya na hindi na siya ang dating Davis na unang tumungtong sa LA. Alam daw niya sa sarili niya na hindi niya gaanong natutulungan ang kanilang koponan ngayong season. At hanggang sa dumating na nga sa kanya ang injury sa kanyang tuhod. Nalayo siya sa paglalaro at mula sa gilid, sa kada laro ng kanilang koponan, nakita niya at natanaw ang kanyang sarili na napagtanto niya na kaya pa niyang gawing mas mahusay ang kanyang sarili para sa kanilang koponan. At mula doon, binuunan niya sa kanyang kaisipan na panahon na upang ibalik ang dating AD na nagdala sa kanya dito sa Lakers at maglaro muli na punong-puno ng energy, effort, pumakot ng maraming rebounds, mapa-offensive man o defensive, at maging epektibo sa depensa sa magkabilang dulo ng court. At ganito na raw ang sinisikap niyang magawa magbuhat ng makabalik na muli siya sa paglalaro. At nakikita naman natin ang resulta mga kadribol. Mukhang naibalik na nga ni Davis ang dating AD na nakita natin na naglaro noong 2020 at mukhang nahihigitan pa niya ito ngayon. Mula nang makabalik na itong si Davis, siya ay nag-average ng 29.2 points, 13.2 rebounds at 2.8 blocks per game at may convincing shooting sa field na 57.8%. At sa huling laro nga ng Lakers laban sa New York Knicks, naging malaking parte itong si Davis upang maiuwi nila ang panalo sapagkat siya ay nakapagtala doon ng 28 points at 17 rebounds. At maging sa pagkatalo nila sa Los Angeles Clippers, si Davis pa rin ang naging malaking faktor upang hindi tuluyang maiwan ng Clippers ang Lakers. Sapagkat sa laban naman nilang iyon, siya ay nakapagtala ng 30 points at 17 rebounds. Ngayon, kailangan na nilang magtulungan at magmadali sa pagkuha ng bawat panalo. At kung magpapatuloy ang ganitong klaseng laro ni AD, plus ang mala-MVP'ng laro ni LeBron James, plus may init na shooting ni Malik Monk, at lalo na kapag lumabas na ang halimaw na laro ni Russell Westbrook, patulong ang kanilang mga supporting cast, panigurado kakayanin pa ng Lakers na huwag mahulog sa play-in tournament at malagay sila sa maganda-gandang pwesto para sa playoffs. Ano masasabi nyo patungkol dito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan sa baba. Sa ngayon, hanggang dito muna tayo. Kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po.